Yo, what is up? Kamusta kayong lahat? Welcome sa panibagong episode ng Sneaker Hustle. So, for this episode, ituturo ko sa inyo kung paano makabenta sa StockX at pati sa GOAT. So, ano ba ang StockX pati GOAT? So, yung StockX pati GOAT po, app po sila or platform po sila where you can buy and sell sneakers. So, nung nasa US ako, medyo gamit na gamit sa akin tong app na to, itong platform na to, dahil karamihan sa mga peer na mga naibenta ko ay dito sa app na to. So, kailangan nyo mag-install or mag-download ng app na GOAT pati ng StockX. Search nyo na lang. So, kapag napag-install na kayo, napag-download na kayo, punta kayo sa app. Then next, gawa kayo ng account nyo. Pag nakagawa na kayo ng account nyo, punta kayo dun sa account nyo mismo, sa profile nyo. Then makikita nyo sa top right corner yung settings. I-setup nyo muna lahat yan, yung buying info, yung shipping info, selling info, payout info, lahat yan i-setup nyo muna. Ilagay nyo yung Philippine address nyo para alam ng StockX na yung package ay manggagaling dito sa Pilipinas. Kasi pag nasa US ka, free lang yung shipping, pero dahil nandito tayo sa Pilipinas, magbabayad tayo ng $30 na shipping fee. So ikakalatas yun dun sa payout mo yung shipping fee. So kapag na-setup mo na lahat, so sa buying info, ilagay mo yung Philippine address mo, yung payment mo. Ang ginagamit ko kasi dito, PayPal. So kung may PayPal kayo, i-connect nyo na lang. Then sa shipping info, Philippine address din. Sa selling info, kailangan mo dito ng debit card or kaya ng credit card. So ilagay mo na lang din yung card mo dyan. Then sa payout info, kung may PayPal kayo, ilagay nyo yung PayPal nyo para kapag nakabenta kayo, doon na lang isa-send yung payout nyo sa PayPal nyo. So kapag natapos nyo na lahat ng step na yun, na-setup nyo na lahat yon, punta kayo dito sa main page, tapos i-search, dito sa pangalawa pala, yung sa search. So i-search nyo dyan kung ano yung sneaker na gusto nyong ibenta. So in my case, gusto kong ibenta, actually nabenta ko na to, pinapakita ko lang sa inyo paano gawin to, gusto ko lang i-share sa inyo. So itong pair na to, SBB na 3.0 to. Kung bago kayo dito sa channel ko, ipinakita ko to nung episode 10 yata ng Sneaker Hustle. So few months ago, nag-invest ako sa pair na to. Dalawang pair yung binili ko nito, dalawang size na 10.5. So yung isa na kuha ko for 11,000, yung isa for 10,000 pesos. So average na kuha ko para sa dalawang pair is 10,500 pesos. So nag-decide ako na ibenta sila sa GOAT or sa StockX, dahil medyo maganda yung prices nila sa StockX pati sa GOAT. So search natin siya, SBB 3.0. And so size 10.5 po to. Click nyo lang yung size sa gilid. Size 10.5. Kung makikita nyo, yung lowest ask is $325, highest bid $309. So click natin tong sell. I have this one. Tapos piliin nyo lang yung size na meron kayo, yung gusto nyo ibenta. Size 10.5 sa akin. So kung agree na kayo dito sa highest bid na $309, i-click nyo lang yung sell now. At ayan, makikita nyo yung transaction fee, yung payment, processing yata yan, 3%. Tapos yung shipping fee, $30 since nandito tayo sa Pilipinas. So ang total payout mo after ng mga fees is $241. So nakita nyo yung highest bid is $309, pero hindi yung $309 makukuha mo ng buo, dahil may mga fees ka na kailangan bayaran or may mga fees na ikakaltas dun sa price na yun. So kung agree ka na dyan sa price na $309, yung total payout mo ay $241. So review sale mo lang. Then, check mo yung dalawang box, tapos confirm sale. So, mangyayari na magsisend ng email yung StockX sa'yo, yung mga steps na kailangan mong gawin, mga instructions. Isisend din sa'yo yung shipping label. Bali, ang gagawin mo, ipackage mo yung sneaker mo, make sure na meron siyang bubble
wrap or kung anumang mga pampasikip sa loob kung medyo maluwag yung box para hindi ma-damage yung box. Then mag-print ka ng shipping label, idikit mo dun sa box. Pag okay na lahat, i-drop off mo sa UPS. So saan ba may mga UPS na store or mga branch? Search mo na lang sa Google, type mo UPS Philippines. Then meron silang branch locator, hanapin mo na lang kung may malapit sa inyo. At kung wala namang malapit na UPS sa inyo, pwede ka magpa-schedule for pick-up. So, ganun na lang gawin mo kung walang UPS na malapit sa inyo. Then, kung hindi ka naman agree dito sa $309 na price, pwede ka mag-place ask kung anong price mo gustong ibenta yung pair mo. So, about $350 review ask. So, ayun, makikita mo $350 in transaction fee, 9% yung payment, processing yata, 3% yung shipping fee, $30. So after lahat ng fees, ang payout mo lang is $278. Nakalagay sa baba yung payment method, yung payout destination mo. Ayan, yung PayPal nakalagay sa akin. Confirm ask mo lang din. Pagkatapos nun, naka-save na yun sa listings mo. So kapag may mag-agree dun sa price mo na $350, kapag binili niya yon, i-email ka ng StockX, notify ka nila na naibenta mo yung sneakers mo. So ganun procedure lang din yon, magsisend sa'yo ng shipping label, i-drop off mo sa UPS, then hintayin mong dumating sa StockX mismo. I-verify nila yung pair mo kung authentic yon, then kapag nakapasa sa authentication yon, doon nila isesend yung payout mo sa PayPal mo. Then ngayon mag-proceed naman tayo sa GOAT. Dito ko naibenta yung pair ko. Dalawang pair yung naibenta ko. So 10,500 pesos ko nakuha each pair. Tapos nilist ko sila for $375. Ito papakita ko sa inyo. So nakalagay dito amount made $309. Kapag kinonvert mo yung pesos, mga nasa 15,000 pesos siya. And may kita nyo dalawang pair ng SPB. Pares ko na naibenta yan. Kaya nandito na sila sa need to ship or drop off. So bali, nilist ko sila for $375 each. Dahil dito sa Pilipinas, may mga buyer, medyo binabarat nila tong dalawang pair ko for 11 yata, for 12,000 pesos. So yun, nag-decide ako na dito sa GOAT na lang sila ibenta. So nag-ibenta ko sila pares for 15,000 pesos. Medyo malaking difference dun sa 11 or 12,000 pesos na offer sa akin dito sa Pilipinas. So ituturo ko naman sa inyo paano magbenta dito sa GOAT. Punta ulit kayo sa search. Ay bago pala yon, punta muna kayo sa profile nyo dito sa settings. Tapos yung return address, lagay nyo lang yung address nyo para alam ng GOAT na yung package mo manggagaling dito sa Pilipinas at lalabas dun sa shipping fee na $30 instead na free shipping. So balik tayo sa search. Ang example ko na lang ulit, itong shattered backboard. 3.0. Then scroll lang kayo pababa, makikita niyo sa gilid sa may left side cell, then piliin niyo yung size na gusto niyo ibenta, 10.5 sa akin. So dito pala sa GOAT pwede ka magbenta ng mga gamit na pairs. So yung pair ko bago, kaya new. Tapos ayan, condition ng box, piliin mo kung may damage siya, kung wala siyang box or nawawala yung lid ng box mo. Piliin nyo na lang dito sa akin, good condition naman yung box. Para sa pair mismo, piliin nyo na lang kung anong issue ng pair nyo. Kung wala naman, click nyo lang sa baba, no defects. Then dito sa may price, kung i-scroll nyo papuntang left side, yung pinakadulo. So ito yung highest offer. Kung agree ka na dyan sa highest offer na $325, makikita mo, nakalagay dyan, you'll make $264. Ayun yung payout mo after ng fees na 9.5%. Tapos yung shipping fee na 30%. So ang ginawa ko, dahil hindi ako agree dyan sa price na yan, nag-place ako ng $375 na price. So ayun, pag napili nyo na yung price na gusto nyo, pindutin nyo lang next. So dito sa part na to, kapag bagong seller pa lang kayo, kapag wala pa kayo masyado nabibenta sa app na to, kailangan yung picturean yung pair nyo. So ayan, i-click nyo lang yung camera. So ang unang kailangan yung picturean is yung sneaker tag. Makikita nyo yan sa loob ng sneaker. Pero sa mga Yeezy, yung pinipicturean ko is yung tag na nakasabit sa labas ng sneaker. Then next na kailangan yung picturean is yung mismong pair ng sneaker. Sundan nyo lang yung direction nung nakalagay dyan sa screen. Then last na kailangan yung picturean is yung box ng sneaker.
make sure nakita yung size tag niya pati yung barcode. So isingit ko lang din para sa mga hindi nakapanood ng Sneaker Hustle episode 10. Bali, nabili ko tong pair na to, yung dalawang pair ng shattered backboard 3.0 locally dito sa Pilipinas. Nabili ko yung isa for 10,000 pesos, yung isa naman for 11,000 pesos. So nakuha ko sila for an average of 10,500 pesos per pair. Then pinatulog ko lang sila ng 2 months. Alam ko nakuha ko yung pair nung April, so May, June, 2 months kung pinatulog yung pair. At kumita ako ng halos 5,000 pesos sa each pair. Kung medyo marami pa sana yung nakuha ko, mas malaking profit yung nagawa ko. Kung may pera kayong hindi ginagamit at gusto nyo mag-invest, I suggest mag-invest kayo sa mga Jordan 1. Tapos patulugin nyo lang ng mga ilang months or kahit ng isang taon kung kaya nyo, dahil tataas yung prices nun for sure. Halimbawa na lang tong Royal Toe pati Court Purple, sa tingin ko tataas yung prices nila in 3 to 6 months. Lalo na in 1 year, malaki yung magiging pagbabago sa prices. So kung kaya nyo mag-invest at mag-hold ng ganong katagal, I suggest gawin nyo yun. Tapos pwede nyo yung ibenta locally kung may buyer kayo para ma-maximize yung profit. Or kung wala namang bumibili dito sa Pilipinas, ibenta nyo sa StockX or sa GOAT, kikita pa rin kayo dun. So yun lang, ipapakita ko sa inyo ngayon yung pagpiprint ko ng shipping label, tapos kung paano i-box yung dalawang pair na to para hindi sila ma-damage sa pag-ship. Then ipapakita ko rin sa inyo yung pag-drop off sa DHL. So let's do it. So bali, itong mga pinprint ko, 8 pages to, 4 na pages per package. Bali, sa 4 na yon, yung dalawa doon commercial invoice, yung isa shipping label, tapos yung isa nakalagay way bill document. Bali, yung shipping label, i-attach mo yun dun sa mismong box ng package. Tapos yung dalawang commercial invoice, ipapakita mo dun sa DHL kapag din drop off na. Tapos yung isa way bill document, ipepresent mo rin yata to dun sa DHL. So bali ngayon, ibabox ko na yung dalawang pair. Tapos gugupitin ko tong shipping label, i-attach ko dun sa box ng dalawang pair. Then i-drop off ko na sila sa DHL. So ito po yung dalawang pair ng SBB 3.0, pares yan 10.5. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko sila ibabox. So kung mapapansin nyo, medyo maluwag yung box nya. Ayan, hindi sakong sakto dun sa box ng sneakers. So ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng ganito para secured siya sa biyahe. So ayan, hindi na masyadong kagalaw yan sa biyahe. Tapos papatungan ko na lang ng ganito para secure yung ibabaw ng box. So itong shipping label, ilalagay ko dito sa ibabaw ng box. Tapos make sure kapag ititape nyo yung shipping label, walang may iwang space para kung sakaling mabasa siya, hindi mabura yung mga nakasulat dito sa label. So ayan, bali ready na siya. Naka-secure na yung shipment label niya. So kung mabasa man to, hindi mabubura yung mga nakalagay dito. At ngayon ibabox ko lang yung isa pang pair para ma-drop off ko na sila pareha sa DHL. So ready to ship na itong dalawang pair na to. Nga pala, kung nakabenta kayo sa StockX or sa GOAT, meron kayong 3 days para mag-ship ng pair. Kung hindi nyo ma-ship within 3 days, magkakaroon kayo ng penalty. Then may chance na ma-cancel din yung sale nyo. So make sure na ma-ship nyo kaagad para maiwasan yung penalty or worse, yung pagka-cancel ng sale. At para makuha nyo rin kaagad yung payout nyo.
Yo, good morning. So, Thursday po ngayon, nung Monday din wrap-off ko sa DHL, yung dalawang pier ng SBB. Then, Tuesday, Wednesday, Thursday, 3 days nakalipas, dumating agad sa US, sa GOAT, yung dalawang peers na yon. Then, na-authenticate na nila, tapos nabigay na rin nila yung payout ko. So, kaninang 6 a.m, nag-email po sa akin yung GOAT, tapos na-receive ko na yung dalawang payout ko. So, ipapakita ko sa inyo paano mag-cash out ng payout nyo sa GOAT through PayPal. Pero bago po yon, gusto ko lang mag-sorry sa inyo dahil hindi ko agad nasabi, late ko na na-realize na bago ka makabenta sa GOAT, kailangan mo muna ipa-verify yung account mo, kailangan mong gumawa ng seller request. Then kapag na-approve na yung request na yon, pwede ka na magbenta sa GOAT. Pero unfortunately, may problema tayo dahil yung tropa ko, chinet ko siya, tinry niya ipa-verify yung account niya, gumawa siya ng seller request, pero hindi na-approve yon. Ipapakita ko dyan sa screen yung email na natanggap niya from GOAT. Sabi nila international selling daw is limited lang sa mga selected na countries, at unfortunately yung Pilipinas hindi po kasama dun sa mga selected countries na yon. Pero sa tingin ko naman, in the future, isasama na rin nila yung Pilipinas dun sa listahan ng mga pwedeng magbenta sa GOAT. Kasi kung iisipin nyo, yung account ko na verified yun, yung nasa US ako, pero nandito ako sa Pilipinas, tinanggap naman nila yung package ko, wala namang naging problema. Hindi naman nila kinwestiyon na galing sa Pilipinas yung peer. So sa tingin ko, in the future, mapapasama rin yung Pilipinas dun sa listahan ng countries na pwede magbenta sa GOAT. So bali, itong video na to, gawin nyo na lang reference in the future kung pwede na magbenta sa GOAT. Pero pagdating sa StockX, wala namang problema. Pwede kayo makabenta ng peer doon kahit nandito kayo sa Pilipinas. Bali, yung gagawin nyo lang sa StockX, instead na sa DHL kayo magde-drop off, UPS yung gagamitin yung carrier. Either drop off or pa-pick up nyo yung package nyo. So yun lang, sorry, hindi ko agad na banggit sa inyo, hindi ko agad na mention na kailangan nyo ipa-verify muna yung account nyo dahil late ko na rin na-realize. So ngayon, ipapakita ko sa inyo paano mag-cash out ng payout nyo sa GOAT through PayPal. So punta tayo sa GOAT app, then punta tayo dun sa may cell, yung katabi ng profile, tapos sa may top left corner may kita nyo credits, click nyo lang yun. And may kita nyo $618.74 available to spend. Pwede mo rin siyang i-cash out. So bali, itong GOAT credit mo na to, pwede mo siyang gamitin pambili dito sa GOAT. Then pwede mo rin siyang i-cash out through PayPal. So cash out natin siya. Two-factor authentication. Bali, bago mo to ma-cash out, magsasend muna ng code dun sa number mo na nilagay dito sa account mo. So yan, i-withdraw ko na to lahat. 618.74 cash out credit. So and you are transferring $600. So bali, makukuha ko na lang $600 dahil may 2.9% na PayPal fee. So bali pala, dito sa GOAT merong hidden fee. Hindi ko alam kung mako-consider nyo itong hidden fee, pero hindi nila pinakita agad na ikakaltas to dun sa payout mo. Unlike sa StockX, may kita mo agad dun yung payment processing fee na 2.9%. So, ayun, dito sa GOAT, meron din ganun, 2.9% siya. So, bali, $600 na lang yung mga cash out ko, yung $18 ay yung PayPal transfer fee. So, ayun, bali, na-cash out ko na. Hintayin ko na lang pumasok sa PayPal ko to. Hindi ko alam kung papasok agad siya. So ayun, pumasok na po dito sa PayPal ko, $600. So ayun lang para sa tutorial kung paano makabenta ng sapatos sa GOAT at sa StockX. So ngayon, gamitin nyo muna yung StockX habang hindi pa pwede magbenta sa GOAT. At bago ko tapusin tong episode na to, may pag-giveaway pala kami. So magpapag-giveaway kami ng isang pair nitong Air Jordan 1 Low na Gym Red or New Beginnings. Kung gusto nyo po sumali sa giveaway, i-check nyo po sa Instagram, heatcheck.philippines. Tapos meron po kaming post, makikita nyo yung picture nitong Jordan 1 Low na Gym Red. Nandun po yung mechanics kung paano makasali sa giveaway. Napakadali lang sumali. Nung last time, nagpag-giveaway po kami na Air Jordan 1 High na Royal Toe. So ngayon po, ito yung papag-giveaway namin. So good luck po sa lahat na sasali sa giveaway at maraming salamat sa inyong mga nanood. So kung bago ka dito sa channel ko, please mag-subscribe ka. Then i-check mo na rin yung mga ibang videos ko dahil episode 15 na to ng Sneaker Hustle. Check mo from episode 1, marami akong mga na-feature na mga sneakers, mga Travis Scott, Off-White collaboration at mga Yeezys at kung ano-ano pang mga sneakers. So kung gusto mo yung content about sneakers, sneaker reselling, about hustling at kung ano-ano pa, mag-subscribe ka na ngayon. I-like mo tong video na to at i-turn on mo yung notification bell dahil medyo mapapadalas na rin yung pag-upload ko.
So yun lang, I'll see you sa next video.